screen. Paki-thumbs up lang po lahat. Ayan. Paano ko makikita yung press, yung mga ano participants? Hindi mo makikita. Ay, hindi ko makikita. Yes. Ah, sige po. Yun po. So, pakilala lang po ako. So, sinurprise na naman po ako ng mentor ko na si Apps Paul na meron daw siyang surprise sa akin, na excite naman ako kung ano yon. Ang sabi niya is, magpe-present daw ako via Zoom. Siyempre, dahil po ako ay yes upline, hindi po ako po pwedeng tumanggi sa aking mentor dahil napakalaki po ng utang na loob ko sa kanya. Dahil siya ang naging daan para makilala ko po at ng aking asawa si Unified Products and Services. So, ang surprise niya po sa akin, ako daw po yung magpe-present ng business. Pero lagi po ako kasing excited, sabi ko sige, magagawa ako ng presentation para ma-share ko din yung mga tao sa Pilipinas at yung mga nasa ibang panig ng mundo kung paano mas makikilala nila si Unified Products and Services. Yun po. Ako po pala si Annalyn Mendoza de Guzman. 12 years na po akong OFW dito sa Singapore. So, teacher po ako actually. Bigyan ko lang po kayo ng background ko. Teacher po ako sa Pilipinas. Galing po ako ng Bataan. In 2008, nung nag-decide na mag-OFW dito po sa Singapore. Pinalad naman po ako, sabi ko nga nung nasa Pilipinas ako, 5 years na po kasi akong teacher doon. And then sabi ko, bakit hindi ako mag-abroad? So excited po akong magpunta ng Singapore para mag-explore po ng ibang job opportunities. Ang good news po doon, ang bagsak ko po sa Singapore ay teacher din po. So nagtuturo po ako dito sa Singapore sa isang private school. Ang course ko po kasi is hotel and restaurant management. So nagtuturo po ako sa isang college, yung mga estudyante ko po more of international students. Kaya lang ngayon po hindi na po ako masyado nasa teaching, nasa management na po ako. Sabi nga po ng aking mentor is ako na daw po yung halimbawa ng law of leverage. Kasi sobrang nasiyahan na po yung aking boss na wag nang magtrabaho. Binigay niya na po sa akin lahat ng trabaho niya. Kaya, pero ang good news po dyan, almost two years through a stranger, yun po ay hindi ko makakalimutan dahil magsasarado na po yung MRT. Noon, stranger lang yung aking mentor, si Apps Paul. Wala kaming common friends sa Facebook. Pero kasi ang... Excuse po, dahil nga po ako ay teacher ng hospitality, ang dream ko po talaga magkaroon ng travel and tour business. So nakita ko po yung business proposal niya, yung post niya sa Facebook. So without hesitation po, in-message ko siya. Bigyan niya ako ng details pa. Maggagabi na po yon, nakita kami sa may McDonald's lang po sa may gilid. Pero di ba sabi nga natin, pag gusto natin is, madami tayo. Wala ng questions. Wala ng doubts. So, ang ginawa po namin doon kaming mag-asawa, habang pauwi po kami, hindi pa po kami nakakarating ng bahay, decided na po kami na mag-unify. Kasi doon ko nakita as OFW, as teacher ng HRM, is ito siguro yung business na talagang para sa akin. Kasi ang dami pong lumapit sa akin na business, pero hindi ko din po masagot kung bakit kay Unified. Walang hesitation, stranger pa yung nag-introduce sa akin kay Unified, is nag-go kaming mag-asawa. Kami pong dalawa ang nagpa-part-time kay Unified. Ako po yung taga-present, yung pong aking asawa ang taga sa technical. Kaya partner po kaming dalawa. Siya po sa technical. Siya po yung pag may nagpapabook, pag may nagpapaload, pag may inquiry about po sa technical, mas alam niya po yon. Ako naman po sa talking. So yun po.
12 years po akong OFW full-time, pero pina-part-time si Unified, pero full-time attitude. Yun po yung ano naming mag-asawa. So sabi nga, di ba, pagod ka na maghapon kasi po pumapasok po ako ng umaga. Ang uwi ko po 10 p.m. Most of the time, 10 p.m. hanggang 11 p.m. Pero pagdating ko po ng bahay, may mag-i-inquire, may magpapabook, may magpapabayad ng bills. Doon, yung excitement naming mag-asawa, lumilipas yung panahon. So, isa si Unified sa naging avenue naming mag-asawa dito sa Singapore. So, sabi nga po nila, di ba, those who refuse to open their minds to new strategies seldom become rich. Kailangan nating sumubok. Kasi ngayon, ano pa bang option natin? Wala naman tayong ibang option sa panahon ngayon, di ba? Ngayong pandemic, maraming nawalan ng trabaho, maraming walang mahanap na trabaho. Dito po kami sa Singapore, marami din po talagang nawalan ng trabaho. Lahat po, professional, sa constructions, mga foreign domestic worker, snap of finger, nawala ng trabaho, hindi na paghandaan. So siguro po sa Pilipinas at sa ibang bansa, ganun din po ang nangyari. Kaya nga, ang sabi nila, kailangan nating sumubok. Wala namang mawawala sa atin kasi ang dami nang nawala during this COVID. So paano nga ba natin uumpisahan, kasi ngayon ang pinaka-trend is online business during this lockdown. Kasi ang tanong po siguro ng madami is, paano ko uumpisahan yan? Hindi ako masyadong techie. Hindi ako masyadong magaling sa technology. Ang internet sa Pilipinas, it's hindi ganun kabilis. Pero di ba, ang sabi nga, pag gusto, palaging may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Tama po. Kahit nod na lang po ng ulo, para alam ko may kausap ako. Parang mag-isa po ako dito sa kwarto, nakakatakot. Magsasalita ako mag-isa. Yun po. So, 2 years ago, doon namin nakilala si Unified Products and Services. Ang pinaka-focus lang po talaga sa akin, ang pinaka-focus ko po talaga is itong ticketing. Ticketing, travel and tours, kasi ito po yung linya ng trabaho ko. Kahit sa Pilipinas po, nagdadala ako ng mga estudyante kung saan-saan, naghahanap ako ng travel agency na ibubook ko yung almost 100 na estudyante, magtutour kami locally, barko or aeroplano or local tour. So doon na ako na-excite sa ticketing and travel and tours. Pero syempre, para magkaroon ka ng gantong negosyo sa Pilipinas as a teacher, alam naman po natin ang teacher sa Pilipinas. Ang teacher po sa Pilipinas ay napaka-noble profession po. So wala pa po yung mga bills natin, is nandyan na po yung ating mga bayarin. Kaya nga diba sabi, ang teacher daw laging punta ng London. Sa yung mga teacher, London. Yun po, sa teacher sa Pilipinas, lahat ng SSS, GSIS, lahat yun, nasusuyod ng mga teachers. Kasi nga po, sa baba po ng sahod bilang teacher. Umaga hanggang gabi nagtuturo ka, pero at the end, yung sahod mo ay hindi sapat. So, yun po. Doon sa ticketing, yun po yung unang doon ako nagkaroon ng interest. Hindi ko alam na mas marami pa pala. Mas marami pa palang po pwedeng i-offer si Unified Products and Services that without us knowing, itong dalawa na to is sa ngayon, hindi namin siya masyadong nagagamit kasi mas marami kaming kliyente sa remittance, sa loading, tsaka sa bills, lalo na po sa bills payment. So yun yung mga negosyo na pwedeng posibleng may offer ni Unified Products and Services sa atin. Kasi nandito tayo sa sitwasyon ng quarantine. Hindi ko po alam sa inyo kung gano'n na po kayo katagal na quarantine sa bahay. Pero isa lang po ang alam ko na lahat halos buong mundo nag-stop. Nag-stop sa pagtatrabaho. Ang question pa nga, for example, nasa bahay tayo, pero
ang bills natin hindi naman nag-stop. Tama po? Tama po ba? Ang bills natin, nandyan pa din. Ang bayarin natin, nandyan pa din. Akala natin, nakasave na tayo sa tuition fee ng mga bata. Ngayon po, enrollment pa rin. Kasi kami po, may dalawa po kaming enrollment pa din. Nandoon po sila sa Pilipinas. Akala namin, online siya, makaka-discount kami. Hindi po, nabawasan yung subject, pero buo pa din po yung bayad ng tuition fee. Kasi po, di ba sa atin, OFW ka man, housewife ka man, or kahit sino, meron tayong pangarap. Bahay, halos pare-pareho naman eh. Ang ano na lang natin sa pangarap natin is, gano'ng kalaki? Gano'ng kalaki yung pangarap natin na bahay? Gano'ng kalaki yung pangarap nating pera sa savings, sa sakyan, at yung biyahe? Pero lahat yan na-stop. Lahat yon hindi natin magagawa ngayon dahil nga po sa pandemic na COVID. Pero, hindi tayo mag-stop dito. Hindi tayo po pwedeng mag-stop na wala tayong gagawin. Kailangan kahit nasa bahay tayo, productive tayo, mag-isip tayo kung paano natin ma-achieve yung mga pangarap na yon. Paano nga ba natin makakamit tong mga pangarap na to? So, siguro yung iba sa inyo, nagbabrowse ng Facebook, baka ilang beses nang dumaan to sa wall nyo, hindi nyo lang napapansin. Akala nyo, isa lang siya doon sa mga nag-online selling. Kasi diba, umupo ka lang sa isang tabi, mag-browse ka ng Facebook mo, ilang online seller ang makikita mo. Pagkain, mga kung ano-ano, halos lahat, ultimong mga bahay, gamit sa bahay, lahat na. Magulat ka na nga lang, baka pati asawa nyo binibenta na sa online. Yun ang mahirap, nasa online ka na, binibenta ka na din. So, ang tanong po is, ngayong may pandemic, paano natin magagawa ng paraan na maitawid yung buhay natin? So, ilan po sa laging traditional mindset? Sabi nga, di ba, from young, ang laging wrong mindset is, kailangan mong mag-aral ng mabuti para meron kang magandang trabaho. Tama naman din po. Siyempre, kung wala kang pinagtapusan, kung wala kang pinag-aralan, sa panahon ngayon, ang hirap maghanap ng trabaho. Tama po. Pero ngayon, kahit mataas na yung pinag-aralan mo, nawalan ka pa rin ng trabaho. Yun yung medyo kaibahan ngayong panahon na to. Pero palaging ang traditional mindset po kasi natin, kapag tayo ay nasa traditional business, ang disadvantage po niyan, walang time, walang financial freedom. Katulad po namin dito sa Singapore, na-stuck kami na walang, actually ako, maswerte pa po ako, may trabaho, pero ganun nga po, tama din, dahil wala akong time freedom. So mula umaga hanggang gabi, yung boss ko, kung kailan ako tawagan, kailangan available ako 24/7. Minsan, sobrang gabi na, kailangan pa kayong mag-usap para sa operation. So, yun po yung disadvantage nung traditional business. Ngayon, ang sabi, pwede ka namang magnegosyo. Wala kang boss. Ikaw yung nagko-control ng time mo. Yun nga lang, yung effort mo, kailangan, gusto mong kumita ng malaki, mas marami din yung effort mo. Kaya diba, sa negosyo, kung malaki yung inilabas mong pera, yun din yung i-expect mong malaking balik. Kung maliit lang yung inilabas mo na kapital, baka ang ine-expect mo, maliit lang din na return of your investment. Pero, yun nga po, depende kung paano mo gagawin yung negosyo. Ang kagandahan lang talaga sa may sarili kang negosyo, hawak mo yung oras mo. Hawak mo, mas marami kang po pwedeng magawa katulad namin. Ilang taon na yung nawawala sa amin na sana kapiling namin yung mga aming mga anak. Dahil 12 years na kami dito, yung bunso ko po, parang
two weeks pa lang siya nung pinanganak ko, kailangan ko nang bumalik dito sa Singapore dahil kung hindi, wala na akong babalikan pong trabaho. So yun yung sacrifice na sinasabi lagi natin na laging dollar versus homesick kapag OFW ka. Yun po yung pagdating sa negosyo. Ngayon naman, ang isa sa iniisip ng mga tao, traditionally, magnegosyo. Nag-open ng mga shop. Yan yung dream natin, di ba? Magkaroon ng sariling negosyo. Ganito yung itsura ng business ko. Pero sa panahon po ngayon, nasaan na yung magagandang building? Nasaan na yung magagandang shop? Wala din, bali wala. Dahil sarado din po siya. Tama po? Ngayon, lahat, basta meron kang laptop, meron kang desktop, meron kang cellphone, meron kang internet, po pwede kang kumita. Yun yung trend ngayon. Tsaka sa ngayon, parang baliwala yung profession mo. Yung iba nga nakikita ko po, di ba? Doktor sila or teacher sila, ang gaganda ng profession nila. Ngayon, dahil wala silang trabaho, nasa online selling sila lahat. Pero yun nga po, di ba? Every business, meron talaga siyang kaakibat na risk. Sa ngayon, sa atin lahat, ang pinaka-risk natin, yung pandemic, yung COVID. Yun talaga yung lahat, na-shock yung buong mundo. Pero nakikita nyo po ba yung match, yung ito, yung pangalan nito, yung Postpro. Nakikita nyo po yung illustration ko dito. Ito po yung pandemic. Susunod ka ba dyan? Susunod ka ba sa nasusunog? Kung susunod ka sa nasusunog, isa ka din sa mauupos. Kapag naupos ka, it's either mag-give up ka, ano po pwede mangyari sa'yo? Sumama ka sa kanila, mag-give up ka, yung iba, nade-depress, nagsisuicide. Yung iba, umaasa sa ano, sa ayuda ng gobyerno. Di ba po, sa Pilipinas, nakikita natin sa mga balita. Yung isa, hindi nakakuha ng ayuda, napatay pa yung kapitan ba yun? Di ba po? Kumbaga, inasa sa iba yung sustenance ng buhay nila. Pero di ba, kailangan may gawin ka. Kailangan ihiwalay mo yung sarili mo. Nasa pandemic tayong lahat, kailangan mag-isip ka ng something na pwede mong gawin para maiba naman yung buhay mo. Paano ka mag-survive? So yun yung nakita kong pinakamagandang illustration. Yung ginawa ng isang palito ng Postpro, humiwalay siya. Nag-isip siya. Kailangan mag-survive siya kasi ngayon ang nangyayari sa atin is survival of the fittest tayo ngayon. Nasa Pinas ka man, nasa ibang lugar ka man, still survival pa rin tayo. Ngayon, doon pumasok yung law of leverage na tinatawag. Yun yung palagi nating nakikita. MLM, maraming takot, lalo na pag online. Ngayon yun lang din ako nakita. Di ba po? Paano naman kami magtitiwala sa'yo? Nakita ka lang namin, malay namin kung totoo ka ba. Or ano. Pero ang sa akin po, based, ang in-share ko po sa inyo, ang ginagawa po kasi namin is, nag-share. In-share lang namin kung ano yung ganda na po, kung ano yung tulong na po pwedeng ibigay ni Unify. So ngayon, meron tayong tinatawag na MLM. Parang yan nga po yung ginagawa nyo ngayon eh. Hindi ako sanay. Makinig lang muna. Walang ibang nagsasalita kundi ako. Doon po tayo sa MLM. Makinig lang muna. Pero sa pakikinig po, sana may ma-share ako sa inyo. Yung po tinatawag nating MLM is multi-level marketing. Kung nakikita nyo po, may pyramid po dito. Di ba po? Ngayon, syempre, huwag mong isipin na, syempre, nasa itaas na yan. O, kumikita na yan ng ganito. Hindi po. Ang sinasabi po kasi natin dito is, katulad po nito, yung gwapong-gwapo po na ito, siya po si Ray Kroc. Siya po yung nag-start ng McDonald's po. Ang ginawa niya is law of leverage. Ang ginawa niya po is multiplying his time and effort through others. Ilang McDonald's po meron tayo? Sa lahat po ng McDonald's na yon, kumikita siya.
Patay na po siya, kumikita pa siya. Bakit? Kasi naumpisahan niya yung law of leverage. So katulad po, for example, si McDonald's nag-open dito sa Singapore ng McDonald's. So lahat ng branch na yon dito sa McDonald's, kumikita siya. So ganun din po yung idea ng multi-level marketing through law of leverage. Ngayon, sa Unified po, meron din po tayong tinatawag na system. Ito po kasi yung ginamit nilang system, law of leverage. Ngayon sa Unified po, napakasimple lang naman po ng system natin. Yun po yung tinatawag nating case system. Nasa bahay tayo, 'di ba po? Mas marami tayong oras na pwede tayong mag-isip. Ano yung case system na to? Kapitbahay mo, kapatid mo, kamag-anak mo. Ngayon, COVID na, sama mo na yung kaaway mo. Ngayon mo may isip din sino may utang sa'yo. Di ba po? So, yun yung sinasabi nating case system. Ano yung case system na yan? Sila lang yung kailangan mo para maumpisahan mo or magamit mo yung negosyo mo. Yun yung case system. Ngayon, dito po, paano nga ba tayo mag-iisip ng negosyo? Sa negosyo po, kailangan kapag nag-isip ka ng negosyo, yung negosyo mo ay basic need ng tao. Ano po yung mga basic need na yon? Kasi ngayon, sa panahon ng pandemic, survival po tayo. Ano yung kailangan ng tao? Kung meron po kayong idea kay Maslow, pagkain. Ano po? Services na kailangan ng tao para mabuhay daily. Yun na lang po ngayon yung status natin ngayon during this pandemic. Yung mga products and services na kailangan ng tao. Ano pa? Yung negosyo mo na may unique selling proposition or USP. Ano yung sinasabi nating USP? Ano yung kaibahan ng negosyo mo sa negosyo ng iba? Kasi mag-browse ka ng Facebook mo, ilan ang nagtitinda ng let's say leche pla o ano yun yung egg pie? Ilan ang nagtitinda ng cakes? Siguro sa isang browse mo mga 5-6. Ang tanong doon, ano yung kaibahan ng negosyo mo sa negosyo nila? Ang good news dyan, ang kaibahan ni Unified, meron na tayong products, meron pa tayong services. Yun yung kaibahan. At ang pinaka-advantage ni Unified Products and Services ay ito ay home-based. Kasi alam ko po, sa Pilipinas, meron pa rin tayong curfew. Sa ibang lugar may curfew. Dito po sa Singapore, wala naman pong curfew pero sobrang higpit. Hindi ka nga lang po magsuot ng mask pag nahuli ka, magbayad kang $300. Kapag hindi ka naka-mask. Tapos yun po, yung social distancing. So home-based tayo. Ang trend natin ngayon is home-based. Ang good news kay Unified, wala pa yung COVID, home-based na. Yung kaibahan niya. So, meron ka lang cellphone, meron kung may laptop ka, kung hindi ka masyadong sanay sa cellphone, sa laptop mo siya gagamitin, okay lang din po. Or sa desktop, okay lang din po. Yun po yung kagandahan na naumpisahan na ni Unified yung home-based services na tinatawag. Na magtingin ka po ng ibang online business. Hindi naman po ako sa ibang business. Pero sa Unified po, ang pinaka-main ano po natin dito, pinaka-main product is yung services na ino-offer ni Unified. Ngayon, dito po kasi, offered one kind of home-based business. Ngayon, depende na lang sa iyo. Katulad nga po ni Ray Kroc. Di ba po? Ginamit niya yung law of leverage. Depende sa'yo kung gaano yung gusto mong potential income. So, nasa sa'yo po yun. So, lagi po kami nagpapasalamat. Ito po, very humble. Saan nga ba nag-umpisa yung Unified na yan? Totoo ba yan? Hindi ba yan scam? Inumpisahan po siya ni President Emmanuel Pascual. Siya po yung President and CEO ng Unified Products and Services at marami pa pong ibang negosyo. Certified Public Accountant po siya, negosyante.
at may-ari po siya ng Pascual Group of Companies. And very thankful po kami kasi sobrang humble na pag kasama po namin, ilang beses na po namin siyang nakasama dito sa Singapore, yung motivation niya sa amin as OFW, nandoon po. So si Sir Manny po, siya po yung nag-umpisa. Ang negosyo po natin ay nag-start noong November 11, 2011. So, going bigger po tayo. Parami ng parami sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. So, kung nag-worry ka sa legalities ng negosyo, ayan po, naka-flash po sa screen yung ating mga permit. Yung ating SEC, yung ating Bangko Sentral ng Pilipinas kasi po, dealing tayo with remittance. So, kailangan, excuse po, kailangan tayo po ay under po niyan. And syempre, yung ating business permit na nag-ooperate. Ang ating po is home-based pero legal po siya. Naka-register po siya. Meron po siyang sariling business permit. Ngayon, marami po. Actually, iyan lang po yung iba. Sobrang dami na po. Iba't iba. Sa amin din po sa Bataan, meron na po yan. Ngayon po, meron din po tayo sa UAE, sa Hong Kong, sa Qatar. Iba-iba. Iba-iba. Europe. Pa-expand na po. Ako po, meron po akong partner from Australia. Meron po akong partner from Philippines. Meron po akong partner dito sa Singapore. Ang good news po dyan sa akin kasi, ang karamihan po ng na mga partners ko po ay mga kamag-anak ko po. Hindi ko po alam, mamaya tingnan ko kung nandyan sila kasama ko. Mga kamag-anak po namin, yung naniwala sa amin. Kasi minsan sa negosyo, kung sino di ba po yung kamag-anak mo, minsan sila yung hindi naniniwala sa'yo. Sino yung mga kaibigan mo? Oh, sige, pag mayaman ka na, susunod ako. Di ba? Ganun yung mindset ng ibang tao. Pero sa atin po, sa amin po kasi, ang kagandahan na umpisahan namin siya 2 years ago. Sa Singapore po, actually, nung nagpunta po dito si President, inaayos niya na po sana yung office dito. Kaya lang nga po nag-lockdown. Pero active po. Marami po kaming members dito sa Singapore. Ganyan din po yung aming meeting. Zoom muna po yung aming mga meeting. Business presentation po, puro online po. Ngayon, ano ba yung negosyo na yan na kanina mo pa sinasabi, Ana? Ito yung all-in-one home-based online service facilities. Yan po yung eCash Pay. eCash, meron po kasi tayong tinatawag, di ba po, sa tawag dito sa Globe. Meron tayong Globe padala, Smart Money. Kay Unified po is eCash account ang tawag natin. So, paano ako mag-uumpisa ng negosyo? Ang gagawin nyo lang po, ipi-PM nyo po ako. Ang gagawin nyo lang po is mag-avail lang po kayo ng eCash account. Doon po sa eCash account, sino po mga partners? Marami po tayong partners all over the world. So ngayon, magpa-purchase ka lang po ng eCash account. Ang kagandahan po sa negosyo na to is one-time membership lang po siya. Hindi ka na mag-worry ng paano kung may quota ba yan? Paano kung hindi ko ma-hit yung quota? Mawawala ba yung negosyo sa akin? Hindi po. So one-time lifetime membership transferable. So in future, kung gusto mo na lang mag-retire, magsabahay, hindi mo na kayang mag-transact, hindi mo na kayang magbayad ng bills, hindi mo na kayang mag-book ng ticket, transferable po siya. Ang kagandahan po dyan, yung ating presidente ay hindi po tumitigil na manguhan ng mas maraming partners. Ang good news niyan, kung partner ka na, naka-franchise ka na, wala ka ng additional na babayaran. Yun na po yun. Kung magkano yung binayad mo nung nag-avail ka, yun na po. Wala din po siyang tax. Wala din siyang dito po kasi sa Singapore, walang GST, walang VAT na additional. 'Yun na po 'yon. Ngayon, ano naman yung kasi ang karaniwan tanong, sige, kung manguha ko ng negosyo na 'yan, ano yung pwede kong services na sinasabi mo na pwede kong maging negosyo? Let's say ngayon, sa panahon ngayon na may pandemic, unang-una po remittance. Bigyan ko po kayo ng example. Inom lang po ako ha, saglit po. Example po, remittance. Saan po kayo makakuha ng negosyo na partner mo yung malalaking remittance center
si Western Union, si ang dami po, yung malalaking ano natin, yung malalaking partners natin. Kung may tanong po, pa po kayo, baka sa bansa nyo is may ibang mga remittance kung partner natin sila, check nyo po sa mga members natin. I-assist naman nila kayo. Ngayon, sa remittance po, parang yung idea po ni Western Union. Ang gagawin po, for example, may kaibigan kayo, let's say gamitin ko si Ma'am Grace. Ma'am Grace, magpadala ako kasi hindi ako makakalabas. Kasi po dito sa Singapore, medyo binawalan po, tumaas po kasi yung case ng COVID. Nung nag-open po dito sa Lucky Plaza, dumami po yung case. Ang ginawa po ng government, nag-stop po sila, nag-buy schedule sila ng remittance. Siyempre, yung pamilya natin sa Pilipinas, di naman mag-aantay ng schedule yan. Tama po. Kailangan nila ng pambayad. So ngayon, ang tanong is, baba mo. Paano ka makakapagpadala? So ngayon, ang good news kay Unified, isang message lang, transfer, 1 or 2 hours, nare-receive na nila yung pinadala nung kaibigan mo, nung kamag-anak mo, nung kaaway mo, kung yung kaaway mo isa yung magpapadala, okay na din. Kikita ka na din doon. So, katulad po din dito sa Singapore, sobrang taas ng cases ng mga construction sa engineering. Ngayon, ang tanong doon, paano sila makakapagpadala ng pera? Hindi sila pwedeng lumabas eh. Di ba po? So, ang gagawin nila, message lang, transfer, no physical contact, na ipadala nila yung pera sa pamilya nila. Doon po pumapasok ang kagandahan ng negosyo ni Unified sa remittance. So, iba-iba po yan. May banko din po. O pwede din silang magpadala. Ano pa po? Ito po yung pinaka-sad news sa atin sa Pilipinas. Ano, kahit saan naman po siguro, nag-lockdown, pero yung bills natin, hindi naman nag-stop. Nag-doble pa nga. Yung usual bill po namin sa bahay is, kuryente pa lang po, nasa 3,000 plus something. Ngayon po, halos yung asawa ko ay hindi makareact, almost 6,000 po. Almost 6,000 yung bill namin ng isang buwan. Isang buwan lang po yon. So imagine niyo po, yung bills na hindi nag-stop na dagdagan pa. Pero ang good news dyan, sa Unified, ganun lang din po, may message lang kayo, make sure nyo lang po na kapag may nagpabayad sa inyo, ito po kami, ito yung marami kaming regular client dito sa bills payment. Sa yung tubig, kuryente, internet nila. Meron din pong mga insurance tapos magpa-load ng cable. Kasi di ba ngayon meron na yung iloloadan mo lang yung cable. Pasok din po siya dyan. So ngayon, ang gagawin lang po nila, magme-message lang din. Natuturuan sa amin pong mag-asawa, natuturuan pa namin yung mga anak namin na siya yung taga-collecta ng bayad. Kasi minsan hassle din. Sige pa, transfer na lang sa BDO. Paano kung walang BDO? Sa Pilipinas nga po ngayon, di ba uso pa yung sige pa, transfer na lang sa GCash. Ang dami na ngayong, ang daming ways para makuha natin yung bayad. Minsan naman po, kunyari, lalabas sila, pwede nilang ibigay sa inyo yung bayad. So, depende po kung paano nyo kukunin. Pero sa atin, sa transaction, make sure lang po na hindi pa due date. Kasi mahirap naman po, kasi may penalty po yun sa Pilipinas. So, tingnan nyo lang po yung due date, at least 3 to 4 days bago mag-due date. Pwede niyong gamitin yung transaction ng bills payment. Yan po yung napakagandang part ng business ni Unified ngayong pandemic. Kasi hindi ka matatambakan. Yung iba po kasi, hindi sila nagpuputol ng kuryente dahil nga may lockdown, pero hindi naman din na-stop yung babayaran mo. Pero dahil nagpo-provide ka ng service na to, pwede sila magpabayad sa'yo. So, ngayon, sabi nga nila, may nagtatanong,
ano pa yung kagandahan ni Unified mo ngayon na hindi naman maka-flight yung tao? Hindi maka-flight sa ngayon. Pero dadating yung time kapag normalize na yung lahat, syempre nandiyan pa din yung may lilipad, magpapabook ng ticket. Actually, sa mga nagbubook nga ng ticket, ito yung pinaka the best opportunity na magbook ng ticket. Actually, sobrang mura ng mga ticket natin. Ang good news dito kay Unified, ang dami nating affiliate partners, 400 plus airlines. Imaginin mo, both po yan, local and international flights. Ang partner natin kay Unified. Si Cebu Pacific, si ang dami po, Philippine Airlines, si Air Asia, lahat po yan. Kahit po mga other airline. So wag po nating isipin na ala naman kita ngayon diyan sa hindi po nawawala ng taong lumilipad. Hindi po nawawala ng tao. Ngayon lang po bumagal. Pero ngayon po yung best opportunity na makabili ng ticket para sa future flights. Na yun po, pwede pa din po natin siyang i-offer sa potential client po natin. At isa po ito din ngayon sa pinaka-hindi man na business. Ang good news po dyan kay Unified, hindi mo na kailangan kumuha ng additional business para lang sa loading. Kasi kay Unified, one time lang siya, po pwede ka nang mag-load sa lahat ng telco sa Pilipinas. Dito po sa Singapore, lahat ng telco, pasok po kay Unified. Kaya wala po kaming problema dito. Ganun lang din po. Message, pa-load nga. Parang ganun lang din po sa Pilipinas. Pa-load nga. Ma-receive yung load. Transfer ko na lang, bigay ko na lang sa'yo. So, ganun din po. Kumikita po tayo dyan ng... Actually, ngayon, yan yung malakas. Malakas yung kita sa Unified. Sa amin po, yung loading. Kasi nga po, hindi din sila makalabas ng bahay. Bakit tayo pipila? Di ba po? Bakit kailangan nating kumila? Yan, ang daming takot ngayon dyan. Kasi hindi mo kasi, di ba, alam kung sino yung meron na COVID. So, it's better to be safe than sorry. Yan po. So, kapag bills payment, loading, ngayon, kapag po kayo ay, for example, ano yung itsura ng system na sinasabi mo, Ana? Ngayon, sa system po na sinasabi ko, kapag nag-avail ka ng e-cash account, ganito po yung magiging itsura ng platform mo. So, bawat isa, ikaw mismo, ang security niyan, meron kang username and password. Iba pa yung transaction mo. Password kasi syempre, nandiyan lahat ng negosyo, ng partners natin, lahat ng billers nandiyan. So under your name. Ang good news dyan, para nasa Europe ako, gusto kong paggamit sa Pilipinas, okay na okay po yan. Pwede po. Pwede nilang gamitin. So, makikita mo din yung transaction dyan. Kasi nandyan po lahat, naka-record po lahat ng history of transactions. Kaya wala po tayong problema. Yan po yung example ng ticket. For example, naghahanap ka po ng ticket. So, ito po yung mga airline companies. So, lahat po ng available flights, nandyan po. Mula sa pinakamura, depende kasi sa client eh. May client na, ayoko sa Cebu Pacific, panay late. Ayoko ng budget airline. Gusto ko yung Philippine Airline. In one screen, makikita mo po lahat ng available na mga flights. So, mabilis kang magbibigay ng information kay client. Sa loading po, nandiyan din po yan. Depende kung anong load ang gusto mo. So, meron dyang regular load. Sa Pilipinas, ang dami. May 30 pesos, may 50 pesos, may 10 pesos. Ang dami. So, nandyan po lahat yan. Pasok po lahat yan. So, hindi mo na kailangan kumuha ng additional. Kasi meron, may nagninegosyo ng loading, di ba po? Pero kay Unified, pasok na siya. Ang dami. Ayan po yung mga businesses na po pwede mong gawin. Ito po yung price. Ito po yung amount. Para po dun sa mga bago, para po dun sa mga ngayon lang nagkaroon ng idea, ang
ang e-cash account po ay nagkakahalaga ng 14,998 pesos. Yung 14,998 pesos po na yan, depende po kasi sa'yo yan kung ano mo siya titingnan. Titingnan mo ba siya as expenses or titingnan mo siya as investment for business? Kasi pag tiningnan mo siya as expenses, malaki yan. Sa COVID ngayon, sa situation ngayon, napakalaking halaga ng 14,998. Dalawang beses na ayuda yan ni Duterte. Parang 7,000 po yata sa ano. Pero imagine niyo po, yung 14,998, in-invest mo siya sa negosyo, partner mo si Buwana, partner mo si Western Union, partner mo yung 406 airline, meron ka pang loading business, meron pwede automatic insurance agent ka, pwede kang mag-book ng eroplano, ng pwede kang magawa ng tour package mo. Yung 4998 po, ba, saan ka makakita ng negosyo na ganyan? Saan ka makakita ng negosyo na walang additional charges except this 14,998. Dito lang po yan kay Unified Products and Services. Ngayon, yung pong kanina ko pa po sinasabi na 14,998 at yung mga services na in-offer ko po, actually po, 20% lang po yan ng potential income na po pwede nyong makuha kay Unified. Dahil meron din po tayong tinatawag na other means of earnings. Ito po yung 80,000. Okay lang naman po. May iba po kasi ang gusto nila talaga traditional business lang. Pero may iba, sometimes dahil nakikita nila yung ganda ng negosyo mo, nagpo-post ka lang sa Facebook, nakikita nila yung mga transactions mo, whether you like it or not, someone will ask you how. What is your business? So ngayon, yun po yung sinasabi ko na 80%. 80% of your potential income can be from, number one, direct referral bonus. Ano po yung tinatawag na direct referral bonus? Ito po yung, for example, ikaw ito, di ba po? Ngayon, dahil may kaibigan ka, o kaaway na lang, kaaway number one, kaaway number two, inggit sa'yo. Tingnan ko nga yung negosyo na to kung talagang legit yung negosyo niya. Anong gagawin niya? Sige, mag-ano din ako, mag-franchise din ako ng mag-franchise din ako niyan. Anong pwede mong makuha? So kung ikaw ito, meron kang kaibigan, ito, let's say si A, kapag nag-avail siya ng service, po pwede kang kumita, bonus lang naman siya, pwede kang kumita ng 1,000 pesos. Pesos po ito ha, 1,000 pesos. Dahil may isa ka na namang inggiterang kapitbahay, gusto, ano ba yung ginagawa ni nito? Bakit parang ang dami niyang ipopost na negosyo? Dahil nainggit din siya sa'yo. So dahil nag-join din siya, meron ka ding 1,000 dito. So may 1,000 ka dito, may 1,000 ka dito. Left and right po tayo, no? Left and right, 1,000 ka dito, 1,000 ka dito. So iyan po yung tinatawag na direct referral bonus. Hindi na po masama, 'di ba? Saan ka makakita ng patingin-tingin lang sila sa Facebook post mo na inganyo, nag-avail din po sila. Meron din po tayong tinatawag na indirect referral bonus. Ano naman ito? Yung indirect referral bonus, actually ito, hindi mo na sila kakilala. For example, yung friend mo na nag-join sa'yo, may friend siya, na under niya, hindi mo na to kakilala, pero kumikita ka doon ng 60 pesos kada isang second generation, up to 10 generation tayo. So, ito, i-explain po yan sa inyo in detail kung may mga questions po kayo about dito. Ngayon, dahil meron po tayong tinatawag na binary system. Sa Unified po, dahil meron kang nag-join sa left, meron kang nag-join sa right, meron kang 1,000 sa kanya, meron kang 1,000 sa kanya, nag-pair sila, meron kang sales match bonus na 1,500.
Pero hindi ko po alam, posible, posible po. Hanggang 60 pairs lang po kasi tayo per day. Yung po yung tinatawag na safety net natin. 60 pairs per day. So, ibig sabihin, may nag-match ka ng nag-match hanggang 60 per day po siya. Yun po. Kung talagang finultay mo si Unified, nakakuha ka ng partner na talagang sobrang sipag. Kasi ang in-promise po ni Unified na posible na potential income mo na po pwede mong makuha per day is 90,000. Per month po is 2.7 million. Per month po yan. Congratulations kung ganun ka talaga kasipag. Pero sabing katulad po ko po, OFW, yung time ko po, halos gabi or pag walang pasok, doon lang po, doon po talaga namin nagagawa si Unified kasi sa umaga. So, sobrang busy po. Imagine niyo na lang po, yung 2.7 million per month na potential income kung talagang tatrabahuhin mo ng full-time si Unified, 10% na lang po ng 2.7. Kayo na po mag-compute. Magkano po? 270,000. Di ba po? 10% na lang eh. 10% na lang. 270,000. 270, hindi na po masama, di ba po? Ngayon, sobrang pa-chill-chill ka lang. Kada may ma-i-post ka, ganon, may magta-transact. 1% na lang eh. Imagine ninyo po yon. Saan ka makakakita ng ganong income? Kahit 1% na lang ng potential income. 1% na lang. Kung part-time mo si Unified, pwede mo na siyang kitain as full-time employee. Tama po? So, yun yung sinasabi natin na kailangan mo ng mga taong tutulong sa'yo para makuha mo to. Ano po? Ano pa po? Meron din kasi tayong tinatawag na residual income, pang-apat. Actually, ito po, parang pinaka-bonus na lang po ito eh. Pinaka-bonus dahil kada may transaction ka, meron kang tinatawag na passive income or residual income. Ano po iyon? Kada may magpapaload, kada may magpapabook ng ticket, ito yung posible mong kitain per passenger per flight po iyan. Ha? 25 pesos for example. Iba pa yung markup mo doon sa ticket na naibook mo. So, iyon yung mga potential income na po pwede mong makuha. Both po yan, 20% from the traditional business and 80% from the MLM side. May nagtanong kanina, nakita ko, ano daw yung MLM? Ngayon, ang ginagawa nyo po is MLM. Makinig lang muna. Later, papasok po yung income. Kasi, paano mo ibebenta yung something na hindi mo alam? Kailangan aralin mo. Para kang mag-avail ako niyan. Tapos, hindi ka nagpo-post sa Facebook. Bakit ganyan? Parang scam din naman ako kumita. Nag-invite ka ba? Nagbenta ka ba? Hindi. E paano ka kikita? Tama po? So, kapag nag-decide ka sa isang negosyo, kailangan nandoon yung puso mo. Kailangan aralin mo. Kaya nga, di ba sabi, you need to learn first before you earn. Paano ka kikita kung hindi mo alam kung ano yung binibenta mo? Hindi mo naman po pwedeng istorbohin palagi yung upline mo. Dahil negosyo mo yan eh. Hindi naman yan negosyo ni upline mo, negosyo mo. So negosyo mo, aralin mo. Later part, i-enjoy mo yan. Okay po? Okay po? Baka po tulog na kayo ha? Huwag niyo po ang tutulugan. Actually, tapos na po ako. Ngayon po dito, sa negosyo po na to, ang tanong po sa amin, kasi okay naman po kami eh. Okay naman po ako, yung kita ko, yung kita ng asawa ko, yun lang po, sacrifice, kasi nandito kaming mag-asawa, yung aming mga anak ay nasa Pilipinas. Ngayon po, lagi po kasi kung tinatanong ng mentor ko, ni Sir Paul, ang tanong niya sa akin lagi, apps, ilang taon ka na lang dyan sa Singapore? Nung una, hindi sinasagot yung tanong niya kasi ako mismo, as OFW, hindi ko din po alam kung hanggang kailan.
So parang napaka-tradition, napaka idealistic lagi ng sagot ko sa kanya. Gusto ko kailangan may ganito muna kami, may ganyan muna kami. Pero after January, nung nag-start yung pandemic, parang naiba. Naiba lahat. Ngayon, dati, kasi meron naman po kaming bahay, meron naman po kaming sasakyan, meron naman po kaming kita, may investment. Ngayon, ang dream ko noon is mas malaking bahay, mas malaking sasakyan, yung mas. Pero after nung nag-start yung pandemic, naiba. Di ba po? Ngayon, ang tanong na lang namin ngayon, kailan kaya matatapos yung pandemic? Kailan kaya kami makaka-uwi ng Pilipinas? Diba? Parang nag-stop yung word ng mas sa amin. Parang sa amin ngayon, napakasimple na lang ng tanong namin. As OFW parents, hindi namin alam kung anong nangyayari sa Pilipinas, safe ba sila doon. So, meron po kasi kaming dalawang anak, lagi po silang nagbabakasyon dito, tuwing holiday lang. Ngayon po, hindi din sila makapagbakasyon dito dahil delikado din po, tsaka nag-stop po yung flight. Kaya parang sa amin po, napakabigat. Pero ang ano nga po doon is, tinatanong, pag nag-uusap po kaming mag-asawa, ready ba kami? Ready ba kami na anything happen dito sa Singapore? Pag umuwi kami ng Pilipinas, ready ba kami? Sa akin, ready ako. Bakit? 2 years ago, nakilala ko na si Unified. Kahit papano, pag umuwi ako ng Pilipinas, kasi ang wrong mindset nating mga OFW, okay lang, pag uwi ko, doon ako mag-start ng negosyo. Mali pong mindset yon. Papano kung yung negosyo mo ay hindi mag-work? Saan ka pupulutin? Paano kung 45 years old, 50 years old ka na, babalik ka ba as OFW? Kailangan ngayon pa lang may chance ka, may opportunity ka, nasa abroad ka man o nasa Pilipinas ka man, kung may opportunity ka, you need to start, decide. Kasi kami po, 2 years ago, sabi ko nga palagi, ang pinagpapasalamat ko na lang, buti na lang nag-decide kami mag-asawa right there na na-present sa amin yung negosyo, nag-decide kami. Walang doubt. Kahit na stranger pa si Sir Paul, nag-decide lang kami. Nakita kasi namin yung negosyo. I'm not talking as para mag-promote ng business. I'm talking to all of you as a parent, as an OFW na nag-hesitate. Ano ba yung po pwedeng negosyo? Kasi ito na lang yung pera namin eh. Pag nag-fail pa kami dito, saan na kami pupulutin later part? So ako po, just to share with you, very thankful po ako dahil 2 years ago, naka-decide ako. At ang pinaka-good news doon, yung napasukan ko na negosyo ay magiging trend ngayong may COVID. Dahil online, lahat naka-online. Sorry, si Unified online na noon pa. 2011, online na siya. So kami, sanay na kami sa online. So nakaka-transact kami, nagagawa namin yung negosyo online. That is the advantage ng business ni Unified. So yun po yung sa amin as an OFW. Yun yung maganda na naging tulong sa amin ni Unified. And yun po, stay at home po tayo. Chill lang po tayo. Money will come, but you need to take the risk of investing for something that is worth and trusty. Yun lagi po yung sinasabi ni Press na kahit ano namang negosyo, basta legal, moral, tsaka ethical. Check nyo lang po kung nagda-doubt kayo. Check nyo yung mga legalities natin. Lahat yan. Lahat yan po ay pa-illegal. Legal. Upo ka lang sa bahay, hawak mo lang yung cellphone mo, kikita ka. Pero kailangan, alam mo, yung negosyo. Yun po. Para po sa mga nandito sa Singapore, kung
nag, for example po, mag-avail po kayo, or yung transaction po, meron po tayong bank account dito. In-flash ko lang po sa slide para po dun sa mga hindi nakakaalam. Meron din po tayo sa Pilipinas. Ito po yung mga bank account natin, direct po yan, company account, bank account po yan. With that po, ako po ulit si Annalyn, ano na lang po, Di Guzman from Bataan. 24/7 po akong available for WhatsApp and call. Kung may question po kayo, message nyo lang po ako or tawagan nyo lang po ako. Sa Facebook din po, 24/7 online din po ako. And with that po, good morning.